gosh, ang gwapo niya. Sana ikaw na lang tong aso para hindi na ako tumutol tuwing hahalikan mo ang pisngi ko. Sambit ko naman kaya bigla niyang tinigil ang kotse. My gosh, mahilig talaga tong lalaking tong magpahinto ng kotse. Talaga, hindi ka tututol? Tanong naman niya na unti-unti nilapit yung mukha niya sa akin. Oh my gosh, I can't breathe. Oh, akala mo naman hahalikan kita? Hahaha, sarap hilain yung nguso mo. Hahaha, pang-aasar naman niya sa akin. Naku, ang tanga ko. Ngumuso pa ako pero hindi naman pala niya ako hahalikan. Asa ka naman talagang hahalikan kita? Hahaha, kasasabi ko lang kanina na hinding-hindi ako papatol sa katulad mo. Bawasan mong pagiging assuming, Christine, dahil nagmumukha kang tanga. Dagdag pa niya bago umalis sa kotse at iniwan akong nakanganga rito. I hate you! I hate you! Pagsusumpa ko pa kahit wala na siya rito. Nagulat naman ako nang bumalik ulit siya rito. Oh, bakit ka bumalik? Narealize mo ba na iwan mo ako rito at kailangan mo akong kunin? Pagtataray ko sa kanya, ngunit bigla na lang siyang tumawa. Kanina gusto ko siyang tumatawa pero ngayon nakakagigil na. Hahaha, Christine, kasasabi ko lang na bawasan mong pagiging assumera mo. Huwag kang assuming na ikaw ang binalikan ko rito. Tugon naman niya sa akin kaya bigla naman akong napahiya. Sinong binalikan mo, Aber? Kunwaring pagtataray ko kahit na hiyang-hiya na ako. Si Brownie! Sagot naman niya at kinuha na si Brownie at sa kanya ako iniwan dito. Nakakainis ka talaga! Sinusumpa kita! Inis kong panganas habang naglalakad papasok sa kondo. Magluto ka na ng makakain dahil pagod na akong bantayan ka. Pambungad naman niya sa akin nang makapasok ako sa kondo. Aba, ang kapal ng mukha mo. Ikaw, lulutuan? Baka gusto mong ikaw iluto ko. Bulyaw ko naman sa kanya. Ang dami mo pang satsat, magluto ka na lang. Pang-uutos niya sa akin. Kung asawa mo lang sana ako, araw-araw pa kitang lulutuan. Kaso hindi kaya magluto ka mag-isa mo. Tugon ko sa kanya, bigla naman siyang lumapit sa akin. Ayaw mo magluto? Pagdidiin niyang tanong sa akin habang palapit ng palapit. Ayaw! Pagmamatigas ko. Kung ikaw na lang kayang kainin ko. Sambit naman niya na ikinangiti ko. Bright idea! Saad ko at lumapit din ako sa kanya. Bigla naman siyang umatras at tumalikod sa akin. Wag na! Nakakawala kang ganang kainin. Ano na lang makakain ko sa'yo? Buto-buto? Sarkastiko niyang saad sa akin. Aba! Natigil naman ako nang sumingit siyang magsalita. Tumigil ka na sa kakabunganga. Wala tayong makakain pag daldal ka ng daldal dyan. Halika na rito at magluluto na tayo. Sambit naman niya. Bigla namang tumunog yung tiyan ko. Hudyat na gutom na ako. Kaya naman hindi na ako umangal at tinulungan na lang siyang magluto. Hiwain mo itong sibuyas. Pang-uutos naman niya sa akin at binigay sa akin ang dalawang buong sibuyas. Gigil na gigil pa ako sa kanya kaya naman inimagine ko na siya yung sibuyas. Kaya tinagdad ko ito ng maigi at pinong-pino. Aray! Napasigaw naman ako nang mahiwa ko yung isa kong daliri. Sige, manggigil ka pa. Hahaha. Ano ngayon? Nasaktan ka? Pang-aasar pa niya sa akin. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Mayat maya pa ay nagulat na lang ako nang hilain niya ako papunta sa faucet at hinugasan ang daliri ko na linabasan ng napakaraming dugo. Hindi ka kasi nag-iingat. Paninermon pa niya sa akin bago ako pinaupo at binuhusan ng alkohol yung buong daliri ko. Ouch! Bakit mo binuhusan ng alkohol?
Sigaw ko sa kanya dahil naramdaman kong sobrang hapdi ng daliri ko. Welcome! Tugon naman niya at iniwan ako rito. Sinusumpa ko talaga siya. Tara, kain na. Pagyayaya niya naman sa akin habang nakaupo pa rin ako rito at dinaramdam ang sakit ng daliri ko. Kung hindi ka pupunta rito, kakainin ko lahat to. Pagbabanta pa niya sa akin, kaya napatakbo na ako papunta roon sa kinaroroonan niya dahil gutom na talaga ako. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong naman niya sa akin. Napansin niya sigurong tinitigan ko na lang ang pagkain at ang ulam na onion at tomato omelette. Masakit ang daliri ko. Sagot ko sa kanya, isang kamay mo gamitin mo. Hindi naman masakit yung daliri mo dyan eh. Sagot naman niya sa akin, hindi ako sanay na gamitin ito. Pagmamaktol ko pa. Hindi mo ako maisahan, Christine. Alam kong left and right ang kaya mong gamitin kamay. Nagulat naman ako nang alam niya na sanay kong gamitin ang dalawang kamay ko. Gosh, akala ko susubuan na niya ako. Mahina kong saad bago hugasan ang left hand ko at nagkamay na lang kumain. Oh my gosh, bakit ang alat nitong niluto mong omelette? Pagririklamo ko sa kanya, kaya naman natigilan siya sa pagkain. Ang galing mong magreklamo, sana ikaw nang nagluto. Inis naman niyang tugon sa akin. Sana nga ako na lang ang nagluto. Tapos ikaw ang naghiwa para yung daliri mo ang nahiwa. Sumbat ko sa kanya. Kung ako ang maghihiwa, hindi ako tatanga-tanga na hihiwain ang sarili kong daliri. Pang-aasar naman niya sa akin. Ayaw ko nang kumain. Inis kong sambit at iniwan na siya roon sa lamesa. Pumunta naman agad ako sa kwarto at nagkumot na lang. Pagkaraan ng ilang oras ay nagulat na lang ako nang makita kong pumasok si Jeff rito na may dalang fries at burger. Oh, para hindi ka magutom. Sambit naman niya at binigay niya sa akin ang mga yon. Thank you. Anas ko at ngumiti sa kanya. Ang bilis tuloy na wala ng galit ko. Ang rupo ko pagdating sa kanya. May bayad yan, hindi yan libre. Wala nang libre ngayon. Asal naman niya na ikinagulat ko. Bakit pa akong umaasang magiging mabait itong si Jeff na to? Magkano ba? Mayabang kong tanong sa kanya. Bigla naman siyang ngumiti sa akin. Ang yabang mo ah. Parang may pera kang ibibigay sa akin na hindi ka nga makabili ng maayos mong panty. Bulyaw naman niya sa akin na ikinakunot ng noo ko. Alam mo, ang sarap mong ang sarap ko, salamat. Pagsingit niya sa gusto kong sabihin. Hay nako, sayo na nga ang fries at burger mo. Matutulog na ako. Inis kong sambit. Sabay talukbong sa kumot. Nagulat naman ako nang maramdaman kong tumabi siya sa akin. Ayaw mo ba talaga nito? Ang sarap pa naman, pag-iingit niya sa akin. Agad ko namang tinanggal ang pagkakakumot ko. Akin na, saad ko. Di ba ayaw mo? Hahaha, kakainin ko na lang. Pang-aasar pa niya sa akin na ikinakulo ng dugo ko. Ibibigay mo sa akin yan? O dadakmain ko yung hotdog na nakatago dyan sa zipper ng pantalon mo? Pagbabanta ko, kaya agad naman niyang binigay sa akin ang fries at burger. Sige, alis muna ako. Nakalimutan ko pa palang pakainin si Brownie. Saad niya habang pulang-pula ang kanyang mukha. Natawa na lang ako nang makaalis na siya. Haha, utu-utong agent. Ano kayang mangyayari? Matatapos kaya ang asara nilang dalawa? Abangan natin ang susunod na kabanata.